tomorrow. Good morning. Yeah. It's a narration of what we have experienced purchasing or buying our house. Pag-eliminate ng renta or pagre-renta ng at pagkakaroon ng sarili mong bahay. Si Gabi Nag-Ri-Ride, si Gabi Nag-Vlogs. Hindi kami nagkamali sa panghuhula na ay yung pala yun. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Yan na! Yung brown. It's our house. Smile. Yung pala yung bahay namin. Ay yung ano. Oh yeah, yung bahay na talaga. Kasi actually, di ko nakita na tinatayo siya. Nakita na lang namin nakatayo na. Hindi ko nga binisit ng ganun ka-regular kasi nag-iba siya ng plano. Actually, yung block and the lot that we have today is not the block and lot that we are or use. Hindi yan yung block and lot na inaano namin, binigay sa amin. Nagkaroon siya ng redesigning of the whole subdivision. There had to be this park in front of us or a parking lot kahit pa paano, an open space in front of our block before. Pero niredesign nila, tinanggal nila yun. So medyo, kami medyo nauso. So ever since, hindi namin alam kung yun na ba yun or ito na ba yun. Kasi niredesign pa nila eh. Nadagdagan ng kung anong mga kalsada. Para isiksik lang yung mga bahay ng units. Sinulit talaga yung buong area, yung phase 4 na yun. Kala nga namin walang open area eh. Medyo... Yapapay! Pizza pie! I miss yung t-shirt nung sa kami nagbabike before. Or naglalaro. Nagpa-playground na. Mga kids. Yung during the mga visit na yan eh, kita mo, una logo lang, tapos noong second or sumunod na mga visit mo, tinatayo na yung guard house, yung mga unang features niyan eh. And of course yung model houses, yan mga inuna para at least kung may mag-tripping man. Kasi sa amin, ang model ng house namin eh, ano eh, arte, no? Yung model ng house namin is luma pa eh. Yung design niya is galing sa phase 1, 2, and 3. So yung mga phase 4 na mga ano, na mga houses na bago and the rest na mga new na kasabayan niya is iba. Yun na yung model house na natayo doon and the rest. Ito lang yung nakita ko na ano eh, na the face that Camella have that has different colors ng houses. Pero there's a uniformity pa rin na there's a orange, yellow, and sa amin yung brown theme. Sa mga naunang ano mo phase 1, phase 2, medyo whitish siya na may dark brown linings. Yun ang dapat na binigay sa amin. Kaya lang nagkaroon na siya ng naabusan sila ng pintura for sure kasi phase 3 na tinatayo nila that time. Kasi natayo na yung phase 1 and 2 at natirhan na. For so nag-vlog sa amin, super brown theme, light brown and dark brown, yun na lang yung makikita mo dyan, mga ano. Then the yellowish orangey thing, diba may orange pa rin, faded orange. Actually, yun lang napansin ka na hindi siya uniform talaga from ano, uniform ang colors ng subdivision na to, ng face na to. And sa pang-inconsistency niya, bukod sa iba-iba yung mga kulay, siya ay tinawag na Camella Bucandala. Ayan, sinabi ko na, Camella Bucandala, pero sakop siya ng Alapantubi. O, di ba? Kaya nagkaroon sila as I have heard it in the admin or sa mga ibang agent, na yung mga registration ng Meralco or even pagkabit ng permit ng water, ay nagkaroon ng discrepancy
sa munisipyo. Kasi ang subdivision nyo, hindi Camella Alapantubi, kundi Camella Bukandala. Kaya kami ay Bukandala forever. Yeah, Bukandala forever. Sa subdivision. Yun, ang story. Tinapos lang namin ang school year ng aking eldest before we move in talaga. And tinaon talaga namin na we have no resources already na pagsabayin ang renting and paghuhulog ng bahay kasi mabigat na talaga. Okay naman yung cost of living dyan sa Cavite, mura, lapit ka sa palengke, at least makakatipid ka ng matama lang. Though hindi naman siya lumipat talaga ng school din, so okay lang, lipat ka ng ano, on the same thing, lipat ka ng isa pa. Hindi siya naman nililipat ng school. As of now, tingnan natin. Well, tedious way of moving in and moving out. Talagang medyo jahe kasi ang pinaka wala sa basic needs mo, water. Water! Wala kaming tubig! Hindi pa nakakabitan. And ang pinaka until now na problem ng subdivision na yan. Bumili kami ng drum on our own at we have requested the subdivision to provide us one drum also. Actually, dapat dalawa. Kaya lang, naubusan daw sila. Yan ang pamumuhay namin. I-give to the max. Huh? Una talaga, yung coping up na, di ba? First time mo mag-give ng ganun. Lahat ng DIY na ginamit mo, do it yourself. Kasi kailangan ko. Kasi kung hindi, papagawa mo sa'yo, alam nilang medyo high-end yung subdivision na yun. Tatagahin ka sa labor na charge nila. Nanayo naman talaga. Isolated, madilim, konti-konti pa yung ilaw. Kaya dito sa dadaanan natin, imus na to. Ano to talaga nandun yung film na probinsya. Kahit nung unang lipat kami dito sa Cavite talaga, wala nang sasakyan na dumadaan. Nagtatago na lahat sila.